Hello! Kumusta naman kayo, guys? Sana okay kayo. Ako, hindi ko talaga masasabi na okay ako kasi pagaling pa lang po ako. Nitong mga nakaraang araw, nagkaroon po ako ng trangkaso. So, alam naman natin ngayon na lahat halos ay nagkakaroon ng sakit, nagkakatrangkaso, yung iba mas malala pa, nagkakaroon ng COVID, yung iba naman, second time around, nagkaka-COVID pa rin. So, ingat-ingat pa rin po tayong lahat. And right now, ang gagawin lang po natin ay update. Siyempre, wala namang makakatakas sa social media. For sure, alam nyo naman kung ano yung mga nangyayari sa akin, sa amin. Dahil hindi ako nakakapasok. Actually, nag-start to this week ba o last week? So, parang dahil uso talaga yung trangkaso, kahit kami sa office, hindi rin nakaligtas. Lahat kami nagkaroon ng masamang pakaramdam, yung iba may sipon, yung iba nagka-trangkaso, yung iba naman dahil sa booster. So, parang hindi talaga okay yung pakiramdam namin. So, ilang araw na rin hindi maganda yung pakiramdam ko. Noong mga nakaraan, mas malala. Pero ngayon, medyo umukay-okay na ako. Pero yung mata ko, medyo yung nagluluha, ganun. At saka, yung parang hindi makalabas sa katawan yung init, ganun. So, today, medyo ano yung mata ko, nagluluha-luha at saka masakit siya. Iniisip ko kung trangkaso ba talaga to or COVID, pero kung ano man yun, ang ibig sabihin na yan, may sakit ako. And parang yung mata ko babagsak, yung parang inaantok na gusto mo nalang pumikit. So, rest lang ako ngayon habang kumakain ng mga prutas. But, ayun na nga, so ako, the moment na may na-feel ako na hindi okay yung pakaramdam ko, actually, iniisip ko nun, papasok ba ako o hindi? Kasi sabi ko, kababalik lang ng 2022, pag hindi ako pumasok, sasabihin na naman ng mga bashers. Ano ba yan? Sakitin ka pa rin. 2022 na, absent ka pa rin na absent. Ganyan-ganyan. So, iniisip ko, uunahin ko ba sila o yung health ko? Kasi kung papasok naman ako, baka mas makahawa ako. Siyempre, nasa iisang studio kami, iisa yung mic. And kahit wala ka namang COVID, pag trangkaso, nakakahawa din po talaga yun, di ba? Alam natin yan. So, sabi ko, bahala kayo dyan, basta hindi na lang ako papasok. So, the moment na yun, di na ako pumasok. Nagpahinga ako sa bahay. Good morning. Ang bigat ng mata ko. Parang gusto ko lang matulog ng matulog. Masakit ang ulo. And then, nagpa-test na po agad ako. Actually, lahat kami nagpa-test. Kasi dito rin sa bahay, may mga iba sa amin na may pakiramdam na hindi rin okay. So, ayun na nga, nagpa-swab antigen po kami. And ang result ay, lahat po sila ay nag-positive. So, buong family namin nag-positive except me. Ako po, mama ko, at si Vashti. But the rest, dito sa bahay namin, pati kapatid ko, ay positive. So, ayun, yung mama ko naman, nung nalaman niya na negative siya, wala na siya dito, umuwi muna siya ng Aklan, dun sa probinsya namin. Kasi nga, para maging safe din talaga. Yung lolo ko din, senior, positive din siya. Though bakunado po siya. Actually, lahat naman kami bakunado. Pero ayun, nag-positive pa rin. And even David, positive siya for the second time around. At yung brother ko din, second time around na din. And mas malala yung nafe-feel niya daw ngayon compared dati. So, hindi namin alam kung Omicron ba to o Delta pa rin. Kasi kung Omicron, mabilis lang daw at hindi malala. Pero ngayon, habang tumatagal kasi mas lumalala yung nafe-feel niya. Pati po yung family ko sa Batangas, lolo't lola ko, si isa kapatid ko doon, lahat sila may trangkaso. But there's no way to find out kung trangkaso lang ba talaga yon na nag-positive sila kasi uso yung sakit ngayon. So, di naman ako pwede magpunta ron kasi delikado. So, right now, eto po kami ngayon. The moment na nalaman namin ay nag-quarantine kami. Kahit ako, andito lang ako sa loob ng kwarto. Kahit negative ako, nag-quarantine ako. But may trangkaso po ako. So, nakita niyo yun, may difference pa rin talaga yung trangkaso. Kung trangkaso lang siya or dahil sa positive ka. Kasi dati nung nagka-COVID ako, nabash ako nung iba dahil sinasabi nila, ay hindi naman yan COVID, trangkaso lang yan. So ngayon, malalaman mo talaga kasi kahit ako may trangkaso pero nag-negative, diba? So may difference. But, eto na nga po. So, hindi ako mapakali kasi exposed ako sa kanilang lahat. Tapos may iba din akong symptoms. Though yung nararamdaman ko, hindi kagaya ng dati na talagang nung nagka-Delta variant kasi kami before, buong family, ang lala nun, as in. So ngayon, hindi naman ganun pero kaya ko naman, kaya kong tiisin. So nagpa-test ulit ako kasi parang di ako mapakali, lumabas, negative pa rin. Di pa rin ako napakali, the other day nagpa-test ulit ako,
medyo malabo. Hindi ko alam kung paraning lang ba ako o malabo mata ko. Parang may konting malabo sa isa, pero hindi ako sure ha. Baka nga paraning lang ako. Pero hindi rin ako, lalo hindi ako napakali kasi yung dalawa malino, tapos itong pangatlo parang ha, weird. So ang ginawa ko po, nagpa-RT-PCR na talaga ako dito sa bahay home service. So nung in-RT-PCR ako, nagpa-test ako and then syempre 24 hours yung result nun, diba? Kinabukasan, ang sabi ay kailangan daw i-rerun. Bakit ba kailangan mag-rerun? Kapag nire-rerun, ibig sabihin, yung result ko daw ay nasa boundary. Boundary ng positive and negative. So sabi ko, lalo akong napraning, sabi ko, ano ba yun? Baka naman tapos na ako, kaya hindi na mabasa, or baka magsisimula pa lang ako, dahil expose ako sa kanilang lahat. So, hindi ko talaga alam. So, di ayun, nag-rerun na lang. Nag-rerun ng test, kasi nasa boundary. So, nung nag-rerun, di abang ulit ako. And just today, may result na dun sa rerun. So, sabay-sabay po natin malalaman yung result. Dahil kinakabahan din ako, so isa-share ko sa inyo kung ano man to. So, ito na nga. Tingnan na natin ang result. Okay, ito na nga. Negative. Negative po ako. Hi, salamat. Okay. Hi, salamat. Pero ayun na nga, sabi pa rin nung friend ko na nurse, wag din daw akong pakampante kasi minsan daw nagne-negative talaga sa umpisa. And saka ka nagpa-positive after 3 to 4 days. At dahil nga exposed ako, delikado pa rin. Baka nahawa na ako, hindi lang lumalabas agad or saka pa lang ako mahahawa. Diba? So, umiinom pa rin ako ng mga vitamins, healthy diet pa din, naalagaan ang sarili, quarantine pa rin dito sa bahay para hindi kami hawa-hawa. And maghintay-hintay pa rin ako and kailangan magpa-swab antigen pa rin ako para at least nalalaman ko kung magpa-positive na ba ako or what. So actually, ang dami ko ng test. Dati takot-takot ako sa swab na masundot yung ilong ko. Ngayon parang naging hobby ko na siyang magsundot kasi nakakatakot naman talaga. So ngayon, kahit may RT-PCR result na tayo na negative, ay parang gusto ko pa rin magpa-test. Addict na yata ako sa test. Malapit ko na nga gawing mukbang eh. Lahat na ng brands na try ko na po. Mukbang antigen. But kidding aside, ayun na nga. Ngayon, magpapatest ulit ako kay Jella. Kasi nung isang araw pa to eh. Diba? Kasi nga nagkariran pa. So ngayon, baka iba na ngayon. Hindi natin masasabi. Kasi may mga gabi pa rin. Nitong mga nakaraang araw, mga nakaraang gabi, may mga nararamdaman din ako mabigat pag gising ko, yung masakit ng sobrang ulo ko. Like last night, sobrang sakit ng ulo ko. May mga gising ako na ang sakit ng dibdib ko. Actually, kahit pag madaling araw, masakit po yung dibdib ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko maintindihan kung bakit. So, medyo nahihirapan ako ngayon kasi sumisikip yung aking dibdib. Yung mapapaganon ako sa paghinga. Ang sikip ng git ng dibdib ko. Hirap huminga guys. Hindi ko alam. Negative man ako o positive, pero ang sure doon, hirap ako huminga. Kung dahil sa positive ba ako ngayon, o dahil nagkaroon ako ng COVID before. At kapag nagka-COVID ka na daw before, marami na siyang sinisira sa katawan mo. Yung iba pa nga daw, nagkakaroon ng heart problem. So, nakakatakot din talaga. So, after nitong quarantine namin, dapat talaga magpa-check up ako para malaman ko. Kasi iba talaga yung sikip ng dibdib ko eh. Hindi dahil sa may iniisip ako or what. Yung literal po talaga siya na hindi ako makahinga yung ganun. So, ayun na nga. Ang hirap pag nagka-COVID ka na, marami talaga siyang sinisira. Kaya kailangan bantayan nyo na yung diet ninyo, bantayan nyo na yung katawan ninyo, alagaan nyo na talaga. Pinakamahalaga talaga yung vitamin D. Magpaaraw ka lagi sa umaga and napakahalaga din ng tulog. Number one daw yan. Maaga kang matutulog. Complete rest. So, ngayon, pupuntahan ko na si Jella kasi siya yung nag-swab sa amin lahat dito. And actually right now, dahil negative din siya, pero ngayon, parang may nararamdaman na din siyang kakaiba. So, nagpahinga muna siya sa loob ng kwarto. Doon naka-quarantine naman siya. Nagpahinga muna siya, sabi niya medyo makati daw yung lalamunan niya. Sana nga trangkaso lang din talaga. Kasi lahat naman talaga kami may trangkaso dito. So, punta muna tayo doon. Game. Why? Baka game na. Okay. Game na. Pag-game lang. Pag-game lang. Minsan talaga kailangan ng masaktan palagi para maging matapang. Ay! Sorry na sa
sanay na ako eh. Sa sakit. Ingay ka na naman ha. Yung pamay mo parang naka-ready ah. Ay, sipon ka ba? Wala naman. Wala. Wala po, Dok. Pagpasok ko naman ng malalim. Pasok ko na. Ay, mag- 1, 2, 3, pasok ko na. Nakakaiyak ka. Okay na, ayan na. Okay, so negative. Negative talaga ako. Yay! Kailangan ko lumayod sa inyo. Bye! So, ayan. We're back. So, ayan, malinaw na malinaw. After ilang minutes, hindi pa rin siya nagdalawang line. Isa pa rin. So, negative na negative pa rin po siya. Malinaw. Ayan. Pero, syempre, kailangan maghintay pa rin ako ng ilang araw kasi di natin alam. Baka mamaya sa mga susunod na araw, biglang may maramdaman na ako ulit na kakaiba. O kaya naman ay baka mamaya biglang mag-positive ako dahil super exposed talaga ako sa kanila ng lahat. Doon naka-quarantine naman ako ngayon. Pero, hindi mo masasabi, di ba? Actually, sabi nila, mas okay daw na tamaan ka na ngayon ng Omicron kesa sa susunod pa or later pa kasi mas papalakasin daw niya yung immune system mo. Pero hindi naman ibig sabihin gugustuhin natin magkaroon ng Omicron, di ba? So, sabi lang naman sa akin ng friend ko nurse na kung may Omicron man kami ngayon, mas okay na as early as now tinamaan na agad kami ngayon kaysa sa mga susunod pa kasi nagpapalakas daw siya. At least mas malakas na yung ano mo, yung panlaban mo pag nagkaroon ka. Pero kung wala man na kung COVID ngayon, hindi ko tuloy alam kung i-wish ko bang magkaroon na agad ngayon. O syempre, gusto naman natin i-wish na wag na at all, di ba? Kaya parang ang gulo, ang hirap talaga, hindi mo na alam kung saan ka lulugar, di ba? At saka yun, hindi rin totoo na kapag nagka-COVID ka na, hindi ka natatamaan ulit. Kasi yung iba, 2 beses tinamaan, 3 beses. Pero yung tumama talaga sa amin, as in iba yun eh, ang lala nun eh. Ang dami talaga niyang sinira sa katawan ko. Tsaka ibang level yung pinagdaanan namin nung lalo na ako, iba talaga. So, sana malagpasan din namin ito ngayon at sa lahat din ng pamilya na may pinagdadaanan. Sana malagpasan na yan. And pray lang kayo at talagaan yung mga sarili ninyo. So, ayun na nga po. At least, kampante na ako na negative talaga ako. But, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi hindi natin alam sa mga susunod na araw kung mag-positive ba talaga ako or lalala yung sakit ko or pwede rin namang paghaling na ako, di ba? Hindi natin talaga alam yun. So, ayun na nga. Thank you so much, guys, for watching this vlog. Don't forget to like this video, share, and subscribe. And don't forget, i-follow mo na ako sa aking Kumu account. Lagi akong live dyan. Every Sunday night, 9 p.m. or 10 p.m. O kaya naman pag weekdays, live din ako dyan. Yan lang. Thank you so much. And ingat po kayong lahat. Bye!